Ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat na Rigatsu Family, Panlagi Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and Family, Gilit Yupangko, Angelari Caprinti and Family, Cervantes Family, Rigudon Family, Leonida Patrulla and Family, Pilar Sita, Michelle Vargas, Mrs. Edeta Tolentino, Darren and Rim Acevedo, Acevedo Family, natatanging kahilingan para sa agarang pagaling, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rikla, Jasmine Seville Dialim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Rica Blanca, Leah Rose, Eduardo Salido, Ramon and Alice Lim, Raquel Cramming, Emmanuel Bueno, Emmanuel Tamayo, Romeo Rigatsu Jr., B.T. Ong, Philly and Cindy Chua, Diana Andea, Ruchi Harder, Marlon Armelo Gabriel, T.D. Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modisto, Bilbaino, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Plabiano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Beto Agan, Gian and Arlen Villanueva, Solomon Paranas Senior, Elio Estelita, Roth, Charles T., Mila Binigno, Nathaniel Paulo, Aljun, Gerald James Raon, Raon Family, Balyser Family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniele Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Telma Beterbo, Hel Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manresa, Sia Angela Casiedo, Annabeth Lucy, Kyle De La Cruz, Ignacio Haber, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Le Eranista,
Angelito San Gabriel Acompiado, Aurora Agudo, Marical Hagio, Romel Coronil, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Melicio Bolong, Romel Coronil, Christian Salazar. Natatanging kahilingan, Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Giletio Pangko, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dison, Rosalina Aguirre, Pelisa Casamayor, JC Bularan Salunga, Remedios Pajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper G. Ruda, Irma Ramirez, Maria Orchidia, Ancian Samson, Cura Claudio, Cecilia Rigudon, Len Boromeo, Nicole Casamayor. Panalangin para sa mga kaluluwa, Rinaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pipe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tuni and Lorna Mercado, Rose Harder, Rolando Kawachi Sr., Luis Tus Sr., Mariano Pilumino Sr., Brigada Pilumino, Mariano Pilumino Jr., Azucena Pilumino, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lereda Magsaysay, Rime Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jaime Garcia Pisi, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Ginara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Araguza, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador, Algacer, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morinte, Merna, Renato, Pedro, Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Recaprinti, Norma Pinto, Crisanto Santos, Jay Kendrick, Michael Rubia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lazaga, Rowena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Jose Pero, Alberto Tambong, Josepina Casedo, Lioseto, Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Marcelino Manapol, Rosario, Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sonny Amancio Sr., Corazon Briasa, Hansel, Delantar, Marcelino Astobeza, Cindy Zamora, Danilo and Rolando de los Santos, Emiliano Macasia, Simeon Gonzalez Jr., Alejandro Remedios, Andrade, Bernardita Reyes, Pasita Reboldila, Victorino Arce, Ingraciano.
Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog sa Carbajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Magsiluhod po tayong lahat para sa Oratrio Imperata. Para sa kapayapaan, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namang ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangakong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at sa yamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesus Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating kura kaparoko, Reverend Father Douglas D. Badong. Niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi,
bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong naisin ang mga kaloob na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Lahat tayo kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ulitin po nating lahat. Lahat tayo kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao.
Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hudeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 24 na linggo sa karaniwang panahon. Noong kapanahonang ito, panahon ng bago pa itong panahon ni Jesus, para sa mga sa kultura nila at tradisyon, ang babae ay isa sa mga itinuturing na mababang uri, yung kalagayan, no, yung status nila sa buhay. Kaya nga, kung mapansin niyo po, ang ilan sa mga binabanggit, no, sa Biblia, ang laging binibilang lang ay kalalakihan. Yung babae ay hindi. So, ang kalagayan nila, ang babae po ay nakadepende sa kanilang asawa. Kung mawala yung asawa, nakadepende ito sa panganay na anak na lalaki o kung sino pa yung susunod. Kaya medyo mahirap na sitwasyon ng isang babae. Kaya naiintindihan ni Jesus yung kalagayan nitong babaeng may anak na ililibing. Kasi, no, sino na lang ba naiwan sa kanya? Si Maria. Namatay na yung asawa ni Maria, si Jose. So, byuda na rin si Maria. Kaya madali para kay Jesus din na maintindihan yung kalagayan nitong babaeng ito. Byuda, namatayan pa ng anak. Paano na siya ngayon? Kaya sa kanyang habag ay sinabi niya dito sa babae na huwag kang tumangis. Tapos, binuhay niya ang anak nito. Sinabi, "Binata, bumangon ka." At ito'y muling ibinigay dito sa babae. So, gusto lang din mapaalalahanan na siyempre lahat naman po tayo ay may mga role na ginagampanan. Lalong-lalo na sa isang pamilya, may kanya-kanyang role tayo na dapat nating ibigay kung gusto natin mas maging maayos ang ating pamumuhay sa loob ng tahanan. At dahil kung ano rin naman yung nagiging practice natin sa loob ng tahanan, ito rin ang nadadala natin paglabas natin ng tahanan. Either pag pumunta ka ng simbahan o ng komunidad o pumunta ka sa pamahalaan. Kailangan matutunan din natin irespeto ang ating pong mga ginagampanan papel sa buhay. Kaya nga sabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa, tayo po ay bahagi ng iisang katawan. Kapag hindi nag-function ang isa, madadamay ang lahat. Kapag yung isa naman ay nag-function ng hindi naman dapat niyang gampanan, nagkakaroon ng kaguluhan. Naiintindihan po ba? Ibig sabihin, no, sabi nga ni San Pablo, may mga itinilaga para maging propeta, may itinilaga para maging guro, may itinilaga o may binigyan ng kapangyarihan o kakayahang tumulong, may kakayahang tagapangasiwa, may kakayahang magsalita ng ibang wika. Meron din mga taong binigyan ng kakayahang magpagaling. Hindi lahat ay
aakuin ng isa. Sabi ko nga, no, dapat nating irespeto at dapat nating gampanan ang mga role na ibinibigay sa atin. Nagkakaroon ng problema kapag mayroong hindi gumaganap ng kanyang role o mayroong namang umaako ng hindi naman kanyang dapat nagawin. So, nasaan nga ba tayo? Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, bilang bahagi ng isang komunidad. Bagaimana minsan po, no, yung kaya mo namang gawin lahat. Di ba, may mga ganun ding aspeto. Kaya mo namang gawin lahat. Pero yun ba talaga yung nararapat? O baka hindi natin binibigyan ng pagkakataon na ang iba ay kumilos? Kasi ako na lang tayo ng ako, tayo na lang ng tayo. Hindi rin nakakabuti yun. Pwede mong masabi na magaling ka, pero hindi yun ang mabuting dapat na ginagawa. Ang role ng kaliwang kamay ay iba sa role ng kanang kamay. May mga department, no? Kahit nga sa gobyerno, di ba? May mga department na itinalaga. Kapag ginampanan ng iba, kinuha ng iba ang trabaho ng ibang department, nagkakadoble-doble, nagkakaroon palalo ng kalituhan. Kaya nga, pati sa budget natin, di ba? Nagkakagulo. Kasi mayroon namang DSWD, pero mayroong ibang department no office na gustong gumawa ng gawain ng DSWD. Iba ang role ng president, pero kapag mayroong gustong maging president, nagkakagulo. Kahit sa loob ng pamilya, di ba, nagkakagulo tayo kapag hindi natin nire-respeto ang role na ibinibigay sa atin ng Diyos. So, sa sitwasyon natin, dito sa Ebanghelyo, ang role ng anak, suportahan ang kanyang ina. Yung ina ay nakadepende sa pagkilos ng kanyang anak. Kaya muling ibinigay ni Jesus ang anak na ito dito sa babaeng balo. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Gumawa ng mga himala sa Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan, puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang ating tutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga apostol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land, sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman,
at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agar ang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kasi tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kataasan, pinagpala ang parilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kataasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Amin, nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. May sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mga salang para
sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Magandang umaga rin po, Father. Sa sarili lamang.
walang sinumanang namamatay para sa sarili.